Showbiz fanatics, ibidaw our gods, umagree sa sinabi ni Miss Maine Mendoza ng live sa 8 Bulaga. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Before anything else, of course, bago natin simula ng ating pong mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang magpasalamat at ipabot ang aking pong... Ibabot ko po yung aking pumpa thank you sa inyong lahat for always keep watching and keep supporting Alden Richards and Maine Mendoza as well as sa ating pong channel. So, dahil po dyan, narito naman ang inyong mga reaksyon patuloy patungkol po dun sa ating last update. At babasahin ko po sa inyo ang inyong mga opinion. Unahin natin ang opinion mula kay Ma'am Shi Concepcion Sapico. Hindi ako pabor na maging GMA artist si Maine or na... Okay na yung freelancer siya. Thanks po. Ayan. So ito naman pong opinion ni Ma'am Shi Concepcion, kasi kahit sino naman ang tatanungin, much better if you're gonna or magiging freelancer artist ka, kasi kahit sa ang network pwede ka eh. Open ka sa lahat. Sabi naman ni Garus Pilar, salamat po sa update, Miss Darbs. Ayan, Darbs na ako ngayon. Kay Alden at Min, God bless po and keep safe. Thank you po Ma'am Shi Garus Pilar. Yan, so parang first time ko lang nakita yung name ni Ma'am Shi Garus Pilar dito sa ating updates or dun sa comment section na maaaring silent supporter natin siya. Pero ngayon lang niya na siya nakapag-comment, no? Thank you po. And of course, Miss Elisa Sacro said, oo nga Miss Admin, dapat magtapat na nila Alden at Min para matapos na ang maraming tanong at kaguluhan, Alda forever. Ayan, ito naman po ang ilan sa mga pakiusap ni Ma'am Shi Elisa Sacro, no? No, na gusto niya maging or magtapat na, ipites with regards dun sa sinasabi po ng iba na nga parang iniintriga si Alden at yung pinsan niyang si April na sabi sobra daw yung pagiging close na parang tila baga may ibang level or ibang meaning na yung kanilang closeness. Ay nako, ewan na lang. Sabi ni Ma'am Shi Clarissa California, Christine Serrano ng USA, Alden Richards, Maine forever. Thanks Ma'am sa update sa mag asawa, true ako 2015 to 2023 at hindi na magbabago. Nako, inggit na inggit talaga ang mga naninira. Ayan. So, from 2015 to 2023, how many years na po na sumusuporta si Ma'am Shi Christine at patuloy na umaabang at nag-aantabay po dito sa ating pong mga babies, ano. So, maraming salamat po sa inyong pong suporta na ibinibigay para kay Alden at kay Maine. And sabi naman po ni Ma'am Shi Lina Sarinas, sabi niya, kung magkakasama sila ni Alden at bibigyan ng pang project na magkasama, bakit hindi? Yan nga ang matagal na naming hinihintay. Pero kung paghihiwalayin pa rin at ipapartner na lang sila sa mga artist nila para makilala at sumikat, gagamitin lang sila. Bakit pa? Yan. So, ito naman po ang isa sa mga pakiusap ni Ma'am Shi Lina, kasi ito po ay dumidepende or ito po ay parang nakadepende doon po sa ginawa ng GMA po kay Mr. Alden Richards, na kapag may mga bago silang artista na bagong lipat at inofera nila ng malaking halaga kapalit ng loyalty ng artista na yun dun sa dati niyang pinagtatrabahuhan, ipapartner agad kay Mr. Alden Richards, katulad po ni Bea Alonzo, ba? Diba? Si Alden Richards agad ang binigyan po ng proyekto sa kanya. Tapos, pinagmaga parang isinama na rin sa interview, ipinalabas nila na si Alden Richards ang nag-convince kay Miss Bea Alonzo na lumipat. Which is bagay na hindi natin matanggap, na para bagang... si Alden Richards ang sumasalo dun sa mga bullet eh, diba? Sabi ni Ma'am Shi Stelita Francisco, madumi talaga ang isip ng mga bashers. Ignore na lang yan. So, totoo po yan. Kaya nga po sila tinawag na bashers. It is all from the word bashers or basura, no? So, dead ba na lang tayo? But anyway, thank you so much sa inyo pong mga komento. Please mag-comment kayo sa comment section natin, dahil napakahalaga po yan sa ating channel. Dahil po, nais ko pong malaman at bigay ko sa inyo yung mga POB at mabasa ko po sa inyo. Mabigay ko yung aking opinion patungkol sa mga bagay-bagay, ano. So, ngayon pag-usapan natin ito, matapos ko nga sa aking pong last dito po sa ating vlog,
Nilinaw na po ng babaeng kasama ni Alden Richard sa Japan, finally spoke up to clear her name. Kinlaro na po ni Miss Sanya Lopez kasi parang itinuturo po ng marami na ang kasama daw ni Mr. Alden Richard sa Japan nung sila ay nagbakasyon, yun ang kinakalat ng mga OSF at mga sarswilista, na si Miss Sanya Lopez, which is bagay na tinanggihan o tumanggi si Miss Sanya sa ano na to, sa mga hallucination ng mga ano OSF, dahil si Sanya Lopez po ay hindi po siya tumapak ng Japan. Kahit po kasi alam niya naman po kapag sa social media makikita niya naman talaga kung totoo po yung mga ganong news. Pero base po sa kanyang mga social media platform, wala ka pong nakikita doon na hindi po siya or tumapak man lamang siya sa Japan, 'di ba? At ganun din naman dito po kay Mr. Wally Bayola, kung saan binara niya itong si Mr. AK, no? Doon po sa sinabi niya kay Menggay, at mapapanood niyo po yan sa ating channel. So, ngayon pag-usapan natin ito, no? Bakit nga ba at ano nga ba yung sinabi ni Maine Mendoza sa EB Dabar Cards na sinang-ayuna ng marami? Kasi kilala naman natin si Miss May na talagang very straightforward siya sa mga sinasabi niya, diba? At the same time, minsan may mga bagay na unscripted, yung mga hindi inaasahan na out of the blue bigla mo na lang masasabi via television, 'di ba? Kasi minsan nga kumbaga parang binibigay niya yung kanya pong opinion sa mga bagay-bagay na bagay na sinang-ayunan naman ng mga EB host. Sabi niya, hindi napigilan ng isang bisita sa Itbulaga na magbahagi ng bawal sa bawal judgmental segment na maiyak ng ikwento ang natatanggap na pambabash ng bumigat ang kanyang timbang. Kabilang sa choices sa bawal judgmental si Marilyn na mula sa 42 kilos na timbag sa pagpasok ng 2022 ay naging 75 kilos na ngayon. Napag-alaman na nagsilang ng kambal si Marilyn at gumagamit ng injectable contraceptives para hindi na muna mabuntis. Ayon kay Marilyn, ipinaliwanag naman sa kanya ng doktor na maaring madagdagan ang kanyang timbang dahil sa injectable contraceptive kapag naging hiyang ito. So, pero dahil sa pambabash umano ng iba sa kanyang pagbigat ng timbang, nakaranas din siya ng tinatawag na stress eating. Dahil dito, sabi ni Min, parang hindi ka kasi nare-realize na mga tao ngayon na yung mga komento na lalo na sa weight ng isang tao, mapapayat o malaman, medyo insulting sa iba. So, dapat maging sensitive tayo sa mga ganon, dagdag niya. Ayon naman kay Alan Kay, dapat huwag gawing pambabash lalo na't hindi nila alam ang pinagdadaanan ng isang tao. Ginawa niya ang halimbawa si Marilyn na kambal pala ang naging anak. Sinabi naman ni Ryan Agoncillo na ang dapat isipin ni Marilyn at ang mas mahalaga ay masaya siya bilang isang ina. So kung i-assess po natin yung sinabi ni Miss Maine Mendoza live na live sa Itbulaga, sabi niya, dapat daw ma-realize ng mga tao na yung mga komento ng isang tao ay kung paano ba nakaka-insulto, at minsan dapat maging sensitive din ang lahat ng mga komento sa bawat isa, 'di ba? So if you remember, there are times po dito sa Itbulaga na may mga very insensitive comments na natatanggap ang bawat isa sa kanila, especially si Maine Mendoza, kasi sa kadalasan po hindi naman talaga siya ang pinaka-hot topic at biglang pumupunta or biglang nga siya yung napag-uusapan. So bagay na minsan ang mga sinasabi ni Maine Mendoza, yung mga real talk niya sa Itbulaga, may konting patama at pakurot dun sa kanyang mga kasamahan, although nakikita natin sa television na napakaganda ng kanilang samahan, pero siyempre hindi mo rin naman maiiwasan, 'di ba, na minsan may mga taong hindi mo alam kung sino ba talaga yung kakampi mo diyan po sa inyong pinagtatrabahuan, kahit po sa pinaka real world natin, 'di ba, sa totoong buhay natin nakakaranas din tayo ng mga ganung bagay. Pero what is good thing about Miss Maine Mendoza is very nito natin makikita talaga ng isang tao, meron siyang good conduct kapag depende po yun kung paano siya magsalita at paano kumilos. At makikita natin yan sa pananalita ni Miss Maine. Kaya nga lagi po siyang inilalagay sa bawal judgmental as host. Kasi talagang very intelligent yung kanyang mga questions at talagang napapanahon. Kaya naman na sobra yung paghanga ng marami po dito kay Miss Maine Mendoza, dahil hindi lang siya magandang
maganda, but of course he also has a beauty and brain talaga eh. So bagay na talagang hindi mo pagsasawaan sa kanya. So kayo po, ano po ang saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. Salamat po sa panonood. God bless everyone.